Iligal na pangingisda, marine protection at mga aktividad sa West Philippine Sea. Ating tatalakayin kasama si AFP Western Command Commander Vice Admiral Alberto B. Carlos. Vice Admiral, magandang araw po. Magandang araw naman, Aljo, at sa iyong mga sumusubaybay ng programang Laging Handa. Yes sir, kamusta ang pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan sa West Philippine Sea? Ano ang naging aktibidad ninyo noong pong Lunes? Naging masaya naman at masigla at makabuluhan ang ating pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan sa Pag-asa Island. Sinamahan po natin ang munisipyo ng Kalayaan sa pamumuno po ni Mayor Roberto Del Mundo sa isang simpleng flag raising ceremony sa Pag-asa Island. Nagsama-sama po ang lahat po ng mga kalalakihan, kababaihan, pati mga bata, lahat po ng mga barangay officials, sinamahan din po ng mga sundalo natin mula sa Philippine Navy, Air Force, Coast Guard, and Philippine National Police para po maiwagayway ang isang dambuhalang watawat sa Pag-asa Island. Sa inyong pagbisita sa Kalayaan Group of Island, kumusta po, sir, ang kalagayan ng ating mga sundalo at mga kababayan doon? At unahin ko na yung mga kababayan natin, Aljo. Yes, sir. Yung mga kababayan natin sa Pag-asa Island, tulad ng ibang mga Pilipino kahit saan man sa mundo, masayahin, resilient, parating nakangiti. Kahit may mga hinahamong, hinaharap sa pang-araw-araw nilang buhay. Ganun po ang sitwasyon sa Pag-asa Island ng ating pong mga kababayan doon. Ay masaya naman at parating nakangiti at may mga hinaharap pong mga hamon tulad ng livelihood, mga lack of mga support system sa Pag-asa Island at kaya nga po kami natutuwa sa livelihood. Nandun po ngayon ang Maturo Fisheries and Aquatic Resources, yung kanilang pong barko na PRP Francisco Dagohoy ay magdadala po ng mga tulong, mga gamit at kagamitan sa pangingisda upang mapakbo ang pangingisda na ating mga kababayan doon. Sa ano naman po, sa parte po ng mga support systems, kailangan namin sinusuportahan ang munisipyo, ang local government unit ng Kalayaan sa kanilang mga hiil at mga hiling ng mga mas marami pang proyekto para sa munisipyo ng Kalayaan. Kami po ay nagpapasalamat sa programang ito na maipaabot namin din on behalf of the munisipyo ng Kalayaan ang kanilang mga request for more project para po naman na maging sustainable ang kanilang pamumuhay sa Pag-asa Island. Ano ang mga isusulong ninyong hakbang para mapabuti ang kalagayan ng ating mga sundalo na nagbabantay sa West Philippine Sea, sir? Yeah, yung namang mga sundalo natin, katulad din nga, sabi ko, yung mga Pilipino, lagi masaya. And ganun din po ang ating mga kasunduluhan sa West Philippine Sea. Lagi naman po tuloy-tuloy ang pagtugon sa kanilang mga pangangailangan. In fact, regular po ang pagpapadala ng mga tulong at suporta ng ating Chief of Staff, si General Andres Centino, si ating Flag Officer in Command, si Admiral Junior Dasi, nagdaan ng additional pondo para sa additional na pagkain ng ating mga kasunduluhan doon. Ganun din po si General Stephen Pareño ng Philippine Air Force. And ang ating pong DND, Senior Undersecretary Carlito Galvez, ay dumating na po, gusto kong ibalita na dumating na po ang barko na nagdadala ng mga tulong para sa ating mga sanlulahan doon. At nagpapasalamat po ating mga sanlulahan sa patuloy na suporta ng liderato, ng ating national leadership. At pinapabot po nila ang kanilang pasasalamat at pangako na susuklian ang ganitong suporta ng mas maayos pang paglilingkod o pagganap sa kanilang kukunin sa West Philippine Sea. May tanong si Nestor Corrales ng Philippine Daily Inquirer. Sir, akin yung tanong, may na-monitor ba kayong illegal na fishing activities malapit sa Pag-asa Island
dyan po sa Kalayaan Island Group o sa West Philippine Sea, ano ang mga pagsisikap ng WESCOM upang ito'y tugunan? Sa illegal fishing, ang aming tugon dyan ay ang pagpapalakas ng ating maritime security operations. Sa pagtutulungan po namin with the Philippine Coast Guard and the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, nagpapatrolya po ang ating mga barko, nagsama-sama ang Philippine Coast Guard and the PIFAR para po bantayan ang anumang pong mga illegal activities doon. Meron po kami na monitor mga illegal fishing activities, cyanide fishing, compressor fishing. And ito po ay ating kagad tugunan. Ating mga law enforcement, maritime law enforcement agencies ay patuloy po ang pagpapatrolya. At bukod po ron, meron po rin pinapalawak po rin natin ang ating maritime domain awareness. Yan po ay patuloy na pag-monitor sa ating pong area of responsibility para po matiyak na wala pong illegal fishing activities at kung meron man ay ito ay agad natin i-respondihan at mapatigil para po mapangalagaan po ang ating karagatan. Ngayon ba'y maayos na nakakapangisda sa West Philippine Sea ang ating pong mga kababayan, sir? Masaya ko pong ibabalita sa inyo na dumarami na po ang mga nangisda na Pilipino sa West Philippine Sea. Ito po ay lagi namin minukahi at lagi po namin hinihikayat ang ating po mga kababayan na magyayag, magpasalaot sa West Philippine Sea at mangisda. At dumadami na po, kung nagsabi ko, dumadami na po ang kanilang bilang. Ito po ay gusto namin na i-encourage namin na para po magkaroon kami ng katuwang na sa pagwagayway ng ating watawat sa West Philippine Sea. Ang ating pong example dyan sa iyong show, siguro dala ng mga balitang narinig din lang ng araw, may agam-agam silang pumunta sa iyong show. At we have a deliberate effort to convince them and I'm happy to report na sa loob ng siguro mga dalawang buwan na meron tayong mga Filipino fishermen, Filipino fishing boats na Ayungin Shoal na nangingisda at mapayapa na mga nangingisda sa ating mga karagatan doon. Opo, ano pa ang inyong mga programa, mga activities, sir, para mapangalagaan ang ating karagatan at kapaligiran? Tulad ng sabi ko kanina, Joe, para mapakalagaan ng karagatan, ang pagpapalakas ng ating maritime security operations. Yung pagpapatrolya ng ating mga barko sa West Philippine Sea, katulong o sama-sama kami ng Philippine Coast Guard, Philippine Navy, PIFAR, para po ma-deter, magkaroon ng deterrence at ma-detect kung ano man po ang mga activities sa West Philippine Sea as far as illegal fishing is concerned. Nandun din po ang ating pagpapatrolya sa teren sa pagpapalawak ng ating maritime domain awareness picture. Ito po yung pag-monitor ng buong area of responsibility ng West Philippine Sea. Kaya po hindi kami deliberate effort para mapalawak, ma-increase ang area coverage at magkaroon ng timely at accurate na maritime domain awareness picture para po ang ating pong maritime security operation will be focused, will be alert dahil napakalawak po talaga ng ating karagatan sa West Philippine Sea. At yun po ay ating ginagawa sa pagtutulungan ng lahat po ng ahensya ng pamahalaan. Ito pong illegal fishing and other activities sa West Philippine Sea is under control ng COMPAS or being orchestrated by the National Task Force on West Philippine Sea. Kaya sa pamamagitan po ng NPFWPS, pinapalakas ating koordinasyon ng mga ahensyang kaakibat natin sa pagpapatrolya at pagpapanitili ng kapayapaan sa West Philippine Sea. May tanong si Tuesday New ng DZWB, sir.
ng opo, GMA. Ano-anong nationalities ang sangkot sa illegal fishing sa West Philippine Sea? Nahuli ba sila o nakasuhan? Kailan po ito na-monitor? Ang last natin apprehension is December. Last December, we apprehended yung mga Vietnamese fishermen encroaching into the waters of Pagasa Island. At yung iba naman, yung meron pa din na-monitor na cyanide fishing, nakumpisa po natin yung mga parapernalia nila, pero sa hindi po natin sila naabutan at nakatakas na po sila papunta sa kanilang mga model ships. Alright. Opo. Again, emphasize natin, no, ang ano po yung mga, baka hindi, baka may nakaligtaan po kayong sabihin sa atin, sa mga nanunod sa atin at nakikinig, sir, no? Ang pagsisikap po ng Armed Forces of the Philippines sa pagtaguyod ng ating tinatawag na sovereign rights diyan po sa West Philippine Sea? Tatlong bagay po ang aming hakbang para itaguyod ang ating sovereign rights in the West Philippine Sea. Ang unang-una po ron ay effective occupation. Ang ating pong kasunduluhan ay nasa mga isla, nasa ating island detachments. Kasama na po doon ang BRP Sierra Madre sa Ayubing Shoal. Nandun po sila 24/7, 365 days a year para po maprotektahan ang ating sovereign rights and to manifest our effective occupation over the West Philippine Sea. Pangalawa po doon, ang ating maritime or naval presence, ang ating pong mga barko, tulad sa ko kanina ng Philippine Navy, Coast Guard, and DFAT, ay nag-increase po ng pagpapatrolya sa West Philippine Sea. Kung hanggat kaya ng barko at hindi kaya ng hindi naman masyadong masama ang panahon, we are asking them to stay out at sea, increase their number, stay out more, para po ma-increase ang ating naval presence there. Ang presence nila is a very good deterrence and also a strong manifestation ng ating pong strong resolve to exercise jurisdiction in that area. Ang pangatlo po ay ang maritime domain awareness. Ito po yung pag-cover ng ating malawak na areas sa pamamagitan ng ating mga eroplano at ating mga sensors. Hindi lamang from the Philippine Air Force sa aeroplano, but hindi nagamit din po natin ang aeroplano ng Philippine Coast Guard at ng PIFA, ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, para po magkaroon tayo ng timely, accurate, and mas malawak ng maritime domain awareness para po ang ating namomonitor natin very, very closely ang mga activities sa West Philippine Sea at kung kailangan respondehan ay pinapadala po natin ang ating mga barko or aeroplano para respondehan po anumang sitwasyon sa Opo, alright, nawala si Rear Admiral. Anyway, maraming salamat po sa oras na ibinigay po ng AFP Western Command sa atin, Commander Vice Admiral Alberto B. Carlo. Sir, maraming salamat po. Balikan muna natin, naputol kanina ang ating linya ng komunikasyon with AFP Western Command, Commander Vice Admiral Alberto B. Carlo. Sir, balikan lang natin yung huling mensahe ninyo. Hinggil sa pagsisikap ng Westcom, o ba itaguyod po ang sovereign rights sa West Philippine Sea? Opo, sir, go ahead. Maraming salamat, Joe. Pinasasabi ko kanina, tatlong hakbang at patayan ang ginagawa ng Westcom para itaguyod ang ating sovereign rights. Bago tayo naputol, nabanggit ko yung effective occupation and naval presence. At pangatlo po ay itong maritime domain awareness. Nagtutulong-tulong po ang lahat po ng ahensya para makover ang ating napakalawak na area para po tayo magkaroon ng timely, accurate, and updated na maritime domain awareness picture para po malaman natin ang ating areas of operation kung saan po tayo magpo-concentrate. Ang lahat po ito ay akbang at patayan ng Westcom
para po maging safe and secure ang ating West Philippine Sea, ang ating maritime environment, para po makapag-exercise po tayo ng ating sovereign rights sa mayamang karagatan ng West Philippine Sea. Maraming salamat sa inyong pong oras para po sa ating programa. AFP Western Command, Commander Vice Admiral Alberto B. Carlos. Thank you po.